Si Diosdado Gabi ang nagsimula ng kampanya para sa Pilipinas sa World Cup. Matindi ang bakbakan sa 8 rounds na laban kay Jose Angel Beran sa Mexico. Tapang at lakas ang ginamit ni Gabi sa bawat round at nakuha ang unanimous decision mula sa judges para maibigay ang unang puntos para sa Pilipinas. Sumunod si Michael Domingo, kaharap ang undefeated na kalaban si Miguel Roman. Tagumpay rin ang Pinoy pagkatapos ng 6 rounds sa pamamagitan ng unanimous decision. Isang 8-rounder ang laban ni AJ Bernal kay Jorge Cardenas ng Mexico. Hanggang 3 rounds lang ang mas matangkad na kalaban. Hindi nakabango ng Meksikano sa ring, kaya't inilabas na lang sa stretcher. Ang pag-apat na panalo ay nakuha ni Z the Dream Gores na nakaharap ang dating world champion si Eric Ortiz. Bugbog ang Meksikano kay Z na nagpakita ng pambihirang estilo sa boxing mula sa opening bell. Nagtamo ng malaking bukol si Ortiz maaga pa lang pero hindi pa rin sumuko. Sa 8th round, dumugo naman ang kaliwang bahagi ng mukha at matapos ma-examine ng doktor, tinigil ang laban. Panalo via TKO si Z Gores. Dahil sa tagumpay, sigurado na ang World Cup para sa Pilipinas. Ang panglimang laban ay para sa WBO Bantamweight belt, si Jerry Peñalosa kontra ang kampiyona si Johnny Gonzalez. Mas matangkad, mas mahaba ang reach at mas bata ang Meksikano. Sa mga unang round, halos hindi makapasok ang Pinoy kaya't lamang ang Meksikano. Sa wakas, sa ikapitong round, nakahanap ng opening si Peñalosa. Isang left hook ang nagpabagsak kay Gonzalez at hindi na ito nakabangon. Si Peñalosa ang bagong world champion sa 118-pound division. Sobrang tuwa si Jerry na nakuha niya muli ang world title matapos ng 10 taon. Matagal ko na inantay na pagkataon nito. Kaya nung sabi na lalaban ako ulit ng title fight, talagang pinaghandaan ko. Pero hindi nakuha ang clean sweep matapos mabigo si Ray Bumumautista sa world title fight kay Daniel Ponce de Leon. Sa unang round, isang matinding kaliwa ang nagpabagsak kay Bumbum. Sinubukan niyang bumangon pero madaling hininto ang bakbakan matapos maulanan muli ng suntok mula sa Meksikano. Nakuha ni Ponce de Leon ang kaisa-isang panalo para sa Team Mexico at nanatili sa kanya ang WBO Super Bantamweight belt. Kahit hindi nakuha ang pangalawang world title, nagsaya pa rin ang Philippine team dahil sa pag-ago ng World Cup title mula sa Mexico. Binati ni Oscar De La Hoya ang mga bagong kampiyon ng World Cup at pangako niyang babiyahe siya sa Pilipinas para ipresenta ang World Cup trophy sa mga Pilipino. You guys deserve the World Cup and I'm extremely happy that I'll be in the Philippines very soon to make the official presentation. Diane Castillejo, Patron ng Pilipino, Sacramento, California. Maagang naglatag ng mga upuan ang mga taga-barangay Paltok, Quezon City. May pulutan din para mas masarap panoorin ang Boxing World Cup. Sa terminal ng tricycle sa San Francisco del Monte, sa TV muna ang tutok habang naghihintay ng pasahero. Tuwang-tuwa ang lahat dahil tambak ang mga Meksikano, lalo na ng patumbahin ng 35 anyos na si Jerry Peñalosa, si Johnny Gonzalez sa round 7 para makuha ang WBO Bantamweight title. Kahit matanda na siya, talagang lumaban pa siya. Bagsak pa. Pero nagulat sila sa sinapit ni Ray Bumbum Bautista na bumigay agad sa round 1 kay defending WBO Super Bantamweight Champion Daniel Ponce de Leon. Pag yung sa ganun round 1 lang, naunahan lang yun. Magaling naman po siya, kaya lang malaki din kalaban niya. Mukhang praktisado ng gusto siya, no? Si de Leon. Umaasa naman ang mga boxing analyst na mas magiging praktisado na at makakabawi rin si Bumbum sa mga susunod niyang laban. Bumbum just got boomed. Okay? So, ang kanyang mentality kasi knockout artist siya, na he can, ika nga, knockout anybody. Now you get a dose of your own medicine. Sa score na 5-1 pabor sa Pilipinas, patunay daw na nangunguna na rin ang Pilipinas pagdating sa boxing. We really now showed the world that we are a country to reckon with in boxing. Agad ding umani ang mga boksingero ng papuri galing kay Pangulong Arroyo. Simbolo daw sila ng kagalingan at pagpupunyagi ng mga Pinoy. Magandang halimbawa daw sila para sa mga kabataan. Willard Sheck, Patrol ng Pilipino.